Ending natin lahat ito. Good job. Diba? Tama. Kung mag-work ka, 60? 65? Pwede pa ba ito sa mga company? Retired ka, diba? Hindi ako napag-usapan mo natin para atis magkaroon kayo ng konting awareness. Bakit nagbe-business yung kalamihan sa mga gusto talaga maging successful? Tama, hindi ako against sa pagiging empleyado kasi galing ako yan. Okay, ang nilamisis. Pero mas nakikita kasi natin na possible maging successful ka na dito talaga. Kahit naman ang sports ng basketball, PPH business. Tama. Lahat ng gumagalaw dito ay business. Kahit ako po, negosyo yan, ilaw, lahat, etc. So, halos lahat talaga naka-involved is even ang school system ay business. Ang GRU ay may-ari. Ang tawag din negosyo niya yan, GRU. Okay? So, 60 to 65 years old, kahit may malaki kang pera, tama? Alimbawa, nagtrabaho ka, nag-work ka. Nang sabihin natin ng 40 years, di ba? Yan, ganyan yung nag-reach, di ba? Tama. Nagtrabaho ka ng mga 20, sa work niya na, sa normal na nagtatrabaho. So, pagkita mo, after mo ng 40 years, kahit makaipong ka ng malaking pera, tama? At hindi ka na makapagtrabaho, ang bagsak mo pa din. Business. Oh, see? So, meaning, ang pinapoint ko, kahit paikuti-kuti mo to, wala kang ibang option kasi ang magiging dula mo pa rin ay yan pa rin talaga. So, bakit why not, sa edad mo na 18 at 20 years old, yan yung pinakamasarap mag-business. Kasi can you imagine, kahit magbilang ka lang ng 10 years, tama? 28 si sir, 30 ka lang, possible magiging maganda yung result. Possible maging successful. Pwede nang isabay sa karoon nyo. Especially, meron kayong tinatawag na popularity, lalo na pagka player ka, kahit pa paano, kilala kayo sa social media, kilala kayo sa campus, kilala kayo sa mga before na mga pinagbiling nyo eskwela. Mas madali sinyong i-market yung ganitong business. Unlike sa mga taong normal. Especially, meron dito mga tao na may hindi nakapagtapos ng aral, meron dito mga galing sa hirap, meron dito nakatira pa sa ilalim ng tulay. So, samot-saring mga background na lahat sila ay mga multi-millionaire sa ganitong business. Bakit nagkaganon? Kasi nga, nag-decision sila mag-business. Political network, marketing, hindi lang ito sir, benta-benta ng product, hindi lang ito mag-pre-recruit o magpapasali ka. Napakalalim po ng meaning nito. So, meaning, ang pinakadulo talaga nito, ang end up nito, ang network marketing ay business po. Ha? Ginaklaro ko po sa inyo, okay? So, pag-usapan natin. So, dito, ang pinakamasarap dito, bata niyong makukuha yung success niyo. Okay? Unlike sa amin, ilang taon lang? Ako? 46. O, 46! 35. 36 na pala ako, nag-birthday pala ako noon. Parang ayoko tumanda, nag-birthday ako noong Webes eh. So, 36. Can you imagine yung natapo na taon? Paano kung what if 20 si Kuya Brian, ako 18, nag-network na kami, hinataw namin ng todo, sinagan namin, nag-business kami, can you think ganito yung buhay namin para parehas? Baka hindi na tayo nagkita-kita, baka nag-relax na lang kami sa ibang bansa, o nasa ang hotel kami ngayon, o sa ang beach kami nagbabakasyon. Nakikita nyo? Kasi ito kasi importante sa lahat. Time. Hindi natin kayang ibalikin. So, ano man yung mga ina-expect natin? Parang ngayon, anong araw ngayon? July 26, Monday. Tomorrow, July 27 na. Hindi mo na mababalik yung July 26. Nagigets nyo? Kaya sa akin, ako, nung una sinabi sa akin to ni Press, sabi sa akin ni Press, may mga magpo-promote na ng product dito. Sabi ko, ng mga player niya. Kilala. Sabi ko, mga varsity. Sabi ko, may naturuan natin mag-business, sabi ko sa kanya. Sayang yung potensya. Lalo na mga bata pa kayo, mas open at mas madali nyong makatch yung isang bagay na papasukin nyo pala. Unlike kasi pag medyo may edad ka, alam mo naman, di ba, yung memory mo, medyo hindi na maganda. So sa pangakabataan kasi, mas mabilis ma-adapt pag meron siyang bagong gagawin. Kagaya ngayon, meron tayong dalawang games dito na lalaruin, na bago, na hindi pa natin nalaro, mas mabilis yung matututunan. So, ganun kasi pag medyo bata-bata, maganda pa yung inyong memory. Okay, gets nyo? So, ang tanong, willing ba kayo mag-business? Alam mo, kasi open naman na kayo kasi nagbe-business. Mayroon na akong experience sa ganitong larangan ng negosyo. Okay, so, pamilya naman kayo, si Classic Words ay 19 years na sa ganitong larangan ng business. So, matagal na siya, way back 2003.
mga 2003. So, mga may-ari nito yung si Sir G, tapos mayroon pa silang dalawang business partner pa nun nasa abroad. Yung isa, I think, nasa Cebu, tama ba? Oo, nasa Cebu. So, mga liit ang mga millionaire sila. So, meaning, kung tumagaan si Classic ng 19 years, wala ka ng doubt sa company. Tama? Kung mga 2 years to, medyo magdadoubt ka pa. 3 years, magdadoubt ka pa. At, can you imagine, dumaan yung pandemic, hindi siya naapektuhan. Yes, yeah. So, hindi ba lang siya nagsara o tumigil man lang ang operation? Kasi marami tayo nakita, di ba? Even Jollibee, mga franchise ng McDo, di ba? Mayroon pa, Starbucks pa nga, mga nagsara. Kasi bakit? Apektado kasi sila ng economy. Ito kasi hindi. When it comes especially yung mga product natin, dahil essential siya, hindi ito lugaw ah. So, essential, pangangailangan ng tao, food supplement especially, yung isa natin produkto, yung mga agriculture product natin, eh, hindi pwedeng itigil yan. Bakit? That's why, pag tinigil mo agriculture, wala tayong makakain. Okay? Kaya, yung negosyo ng Classic World, eh, naging tuloy-tuloy siya kahit dumaan yung pandemic time. At ang good thing ito, kasi, syempre, marami siyang distributor na katulong na si company, dahil naging stable ng dahil sa kanila. So, dahil kahit during pandemic, meron pa rin nagpupush ng produkto natin. Bigas nyo? So, yung mga product natin, yan, marami tayong produkto, meron tayong food supplement. Nakita nyo naman yung mga product dito sa estante, no? So, ang food supplement natin, hindi kayo maiiyang i-alok. Okay? Ang gusto ko matutunan nyo dito, hindi kayo magbenta-benta ng product. May tuturo ko sa iyo mamaya, paano kumikita talaga ng malaki. Okay? So, ipipresent na lang, siyempre, kailangan ng product natin. So, sa product, yan, meron tayong food supplement, meron tayong beverages. Ang malapit dyan, yung mga food supplement natin ay important. So, hindi mo mapapaya. Halimbawa, sir, may market ka ng ibang bansa, pwede ipapadala yung product doon. Kasi meron tayong permit to travel yung or i-export yung product natin sa ibang bansa. Unlike ng ibang produkto, hindi mo tawag siyang import o i-export sa ibang bansa. Unlike magkaroon ka ng mga papers or document. So, sa atin, ang malapit dyan, yung ating platform ay e-commerce. So, para siyang Shopee or Lazada. So, kung meron ka mga prospect or market, sasend mo lang yung link, pwede silang umorder through online kahit di mo sila makita, kahit di kayo magkasama. Pag umorder siya, si company ang bahalang mag-ship ng product, tapos si company ang bahalang magbigay ng iyong commission. Papasok doon sa pinaka-portal mo or website mo. Okay? So, yun ang mga product natin. May agriculture. So, sobrang dami natin yung produkto. Pero baka ko nakita ang kawali pa. Yung mga kawali pa, di ba? Baka may kawali pa. Kaya may bago ngayon, pagbago. Yan. So, sobrang dami ng produkto ni Classic. Okay? Tapos, sa legalities, kumpleto tayo, syempre. Sobrang legit ng ating kumpanya kasi hindi siya tatagal ng 19 years. Okay? So, meron lang naman dito ang apat na kitaan. Four ways to earn. Yan. Number one, yung retail profit. Yan. Yan. Dibindan natin online. Yan. Para mas maganda pakinggan. Online retail profit. Yan. So, ito yung magpupush ka ng product. Pero dahil innovation ngayon, di ba, lalo na ngayon, bawal ang physical pa na contact or mag-travel ka sa ibang bansa. Ginawa na lang online ni company. Naka-e-com tayo, e-commerce. Okay? Ayoko mag-mention ng company ng iba, pero halos konti pa lang sa Pilipinas ang network marketing na merong e-commerce platform. Hindi kasi ganun kadali magpagawa nito at the same time. Medyo pricey kasi ito. Okay? So marami kong kilala sa industriya na matagal na sila pero hindi pa sila naka-e-commerce. So meaning si Classic hindi siya nagpapahuli sa innovation at sa technology na nangyayari ngayon sa atin. Okay? So ang mag-good thing nito kasi dito magkakaroon ka sa lahat ng product ng 30% lifetime discount. Okay? So, meaning yung mga account dito, pag pumilag dito sa account, merong account na elite. Tama? Ang elite ay 1995. Tama ba ako? Yung pangalawa ay master. Okay? I think nasa 3990. Yan, 3990. Yung sumunod ay legend. Yan, 7,995. Okay. Tapos yung pang-apat ay Epic. Ang presyo na sa 15,990. And then yung last, yung Mythic. Yan. 63,000. Yan. So, nandiyan ang galaro yung mga product natin.
Okay? So, lahat ng itong package po ito, okay? So, mamimili na lang yung prospect mo kung alin yung mas capable lang. Pero para sa akin, kung gusto mong mas mapadali yung network mo, syempre, mas pipiliin mo itong account kung gusto mong mag-market. Okay? Parang sa pagbibidding yan. Pag meron kang prospect o market, pamituro ko sa inyo, okay? Huwag mong ibibigay yung pinakamurang price agad. Pag nag-market ka, pag nag-alok ka, automatically, ito ang i-alok mo. Yung medyo nasa gitna na account. Para kung sakali-kali, hindi niya kaya yung ganitong presyo, at least, pwede mo siya mapiga dito, pwede mo siya mapiga pa ulit, papunta dito. Kasi pag binigay mo yung last option, parang sa sapatos, halimbawa, binibenta mo 2,000, binigay mo ka 2,000, wala ka na ibang ba doon. At like, ibigay mo ng 3,000, pwede kayong masinu, 2,500 na lang. Sige na nga, kahit 2,000 na lang, at least, nakita niya, ah, nagmura yung sapatos, pero totoong benta mo ay 2,000 lang talaga. Ganon din sa pagbibend ng business. Lahat, even real estate, lupa man yan, kung ano mong binibenta niya sa labas, nagsisimula muna sila sa mid-range ng price bago nila binababa ng binababa. Pero totoong price nun, yung talaga yung binigay sa'yo, kunyari lang yun. Nakuha mo, ngayon, nangyini mentality, makakala mo naka-discount ka, pero dito pa yun. Yung talaga yung bigayan talaga nila. I guess, ma'am? So yun, may 30% lifetime discount. Like, say, for example, nasa kape natin, nasa, I think, nasa 395, meron kang 95 pesos kada isa, times mo ng 10, ito mabibili na lang sa itik, nasa 290 or 200, ay, sorry, 290 to 295, okay? So meron kang 95 pesos, kung makabenta ka ng kape, meron kang 950 pesos, not bad. Okay? So lahat ito, pare-presto ng discount, ha? Kahit ito yung account mo, parehas kayo ng discount. So, wala siya sa account. Saan siya nagkaiba? Doon sa pinakakitaan. Mamaya. Okay? So, nag-gets to. Itong online natin. Yung e-commerce natin. Okay? So, yan yung pinaka-isa sa pinakamagandang kitaan. Yung pangalawa naman, yung direct referral bonus. Ayan. Ayan. So, sa direct referral bonus, ito yung mag-recruit ka or magpo-prospect ka. After mo mag-recruit, po-prospect mo siya. Okay, pag-prospect mo. Pero, ang pinakagagawin mo dito, as much as possible, dahil bago ka sa ganitong larangan ng business, ito yung gagawin mo. Ano yung 10%? Huwag mo totally ikwento ng buo yung business. Number one, bakit? Kapag hindi mo kasi ito kabisado, syempre normally, at hindi mo maipaliwanag ng maayos sa prospect mo, at kahit na yung nakikita mo na maganda yung business, pero once na hindi nila na-internalize o naiintindihan yung business, yes, hindi nila sila magkakak-interest. Ano, paano lang kakila? Ano lang kailangan mo? 10%. Ang kinakailangan mo lang, ma-invite lang sila. Saan mo sila dadali? Hindi pa sa opisina. Lahat ng na, pwede ng katropa mo, ng kaibigan mo, kakilala mo, lahat ng kasama mo sa varsity, classmate mo, pwede mong invite. Huwag ka mahiya. Ulitin ko, business ang inaalok mo. Maraming kabataan nag-iaya sa inuman, no, gumastos, gumawa ng kalokohan, pero hindi sila naiya. Pero ito, business. Okay? Pero normal na may tatanggi, normal na may sasama, normal na may magugustuhan yung business. Yan ang negosyo. Lahat ng inalok mo ng produkto mo, hindi lahat ng kakilala mong bibili. Pero meron at makukuha at maniniwala sa iyo. At sasama sa inyo. Nakamama? Okay. So yun. So 10% lang ang gawin mo. Okay? So bigyan ka tayo ng clue. Like, say, for example, ganito, huwag mo sasabihin networking, okay? Ito, huwag na mag-to. Kasi bakit? Kahit napakaganda ng industriya, pero sa pandinig ng mga tao sa labas, hindi kasi maganda yan. Akala kasi nila, ito ay scam, pyramiding, di ba, mga ganon, ano ba? Yung benta-benta, mga ganon, hindi totoo yan, yung mga ganong senaryo. Okay? So, ito ang maaaring iwasan mo ito. Ha? So, ang pinakasasabihin mo lang, for example, may kakilala ka, bro, meron akong bagong pinagkakitaan. Okay? Pag nagtanong, ano yan? Ah, ano ito? E-commerce business ito. Diba, para siyang Shopee o Lazada. Kung saan mo, magkita tayo sa opisina. Magandang kitaan ito. So, yun lang. Dali mo lang dito. Pagpunta mo dito, timbre mo lang kila Press Andy. After that, okay lang ka Coach Leo. May mag-explain. So, ang tanong ko, mahirap ba ang 10%? Ang gagawin yung effort, 90% yung company o yung mga sponsor or mga coach nyo dito, sino yung mag-explain yung business? Kasi yung halimbawa naman ganito, paano sa hindi ko madala sa opisina? Pwedeng may option.
Pwede kasi yan, i-meet up, ang tawag namin doon ay tabletop or one-on-one presentation, or pwede pa meron pang pangalawa, ano yan, yung tinatawag namin na home party. Ano yung home party? Yung pwedeng sa garahe nyo, o sa bahay nyo, sa sala nyo, or sa kakilala nyo na may open space, pwede doon tayo magkaroon ng gathering o seminars na tinatawag. So meron tatlong option yan eh, okay? Una, yung one-on-one talk, pwedeng sa labas. Diba, busy talaga ako, hindi ako makapunta dito sa ano eh. So pupuntahan natin doon. Okay, may meet natin, yung seminar, Jollibee, McDonald's, etc. Yung pangalawa, home party. Yung hindi makakapunta sa opisina rin at gusto na sa bahay lang or malapit sa lugar nyo, pwedeng mag-set ka ng maliit na gathering sa lugar nyo, doon tayo magpunta yung mga kapitbahay mo, doon wala problema. I guess mo. Yung pangatlo naman, ito yung seminar sa opisina na yun. Okay? So may mga option pa rin tayo. So hindi rin natin magiging excuse na, ay hindi makakapunta sa opisina o hindi sa pwedeng ma-imit sa labas. So, hindi punta natin sa bahay nila. Wala rin problema. Okay? So, 90% kami mag-explain ng business, ha? Agad, maaari yung lang sasabihin mo. Meron lang akong bagong pinagkakitaan yun. Baka magustuhan mo. Okay? May mga mag-explain sa'yo ng mga ka-business partner ko rito. Mabubahit naman sila. Okay? So, marami kang matututunan sa negosyo ito. Okay? So, yun siya. So, halimbawa kasi, halimbawa, ikaw, nag-10% ka. Okay, na-invite mo. Huwag mo sasabihin networking, ha? Dalatagan natin. Okay, napresentahan. Halimbawa, bumili ng package. Ito kasi, ang kikitain mo dito ay 300 pesos. Halimbawa, sumali. Bumili ng package. Automatic may 300 pesos ka. Pero hindi mo yung cash makukuha. Papasok yan sa online platform mo. Sa website mo. Okay, na pwede mong meet every Monday. Tapos makukuha mo siya ng Friday. Bakit may cut-off? Ganun talaga lahat ng company. Okay, hindi pwedeng araw-araw mag-withdraw. Okay? So, eto naman pangalawa. Halimbawa, nag-recruit ka. Nag-invite ka. Sumali, bumili ng package sa gusto ka niyong business. Automatic, pag ito binili package, meron kang 600. Ayan, dyan. Tapos patas yan ang patas. Eto, meron kang 1, 2. Meron kang 2, 4. Eto naman, meron kang 10,000. Okay? So, medyo mas malaki talaga dito. Okay, kaya nga, kung gusto mo talaga kumita ng mas mabilis, hindi naman tayo mukhang pera, ha? Okay? Pero syempre, bilang practical, naghihirap ka na nila naman, syempre, mas maganda, ito na yung targetin mo. Halimbawa, wala talaga siyang pera, ay 2,000 lang pera lang, tsaka siya pwedeng mag-avail dito. Guess nyo, ngayon ko lang nilatag ng ganito to, pero ang pinipresent ko talaga ay, ito lang talaga, legit talaga. Okay? So, ayun yung pangalawang kitaan, okay? Ngayon, yung pangatlong kitaan naman, ito siya. Ito na lang sulat. Ito yung binary. Ito yung talagang nagbukas sa isipan ko. Bakit mas nagustuhan kong mag-network, okay, kaysa mag-traditional business or magtayo ng ibang negosyo. Okay? So, bata pa lang kasi namulat na kami sa pag-aanap mo. Teka, pasok ko ba kayo? Makati. Okay? So, sa palengke talaga ako lumaki. So, bata pa lang, elementary pa lang, titinda ng plastic kung ano-ano sa palengke. Kaya, nung napasok ko ng high school, even ayoko rin mag-college, napigitan lang ako, tamad talaga na ako mag-aral, mas gusto ko na maghanap buhay bata pa lang. So, minsan maganda rin pala yung ganung program na akala ko nung una, hindi maganda na bata ko, tama ng buhay namin. Kasi hindi tinda ko lang kung ano-ano sa palengke, tapos kung ano-ano sinasakit lang. Hindi pala, maganda pala yun. Yung ganding na experience mo din na bata ka pala, at least yung nabubuksan na isipan mo sa mas magandang mag-business. Okay? So, yung pangatlong kitaan, ito yung tinatawag namin na SMB, okay? Dito, alaka. So, negative. Sales match bonus ang tawag dyan, okay? So, sa network, automatic, pamilyar kasi sa binary. Hindi. Si sir, okay, hindi pa, okay. So, ito siya, for example, ikaw yan, okay? Account mo ito, no? I try again. Yes, ito yung tinatawag nila na pyramid form. Lahat naman kasi naka-pyramid form. Okay? Nami-misinterpret lang nung iba. Kasi ito kasi mas madali kasi monitoring at the same time, mas naka-equal kasi yung pinaka-chart or pinaka-program. Like say for example, ito, presidente. Diba? Mayroong vice president, may senator, may congressman, may mga mayor, may vice mayor, may consul, may kapitan. Pabuka siya. Kahit sa mga may-ari ng company, company, may-ari, owner. Diba? President, vice president, mga manager, diba? Mga supervisor, etc. Mga staff. So, ganun talaga yan. Nakuha mo, so nag-guess mo na kayo, kaya siya naka-pyramid. For me, pwede yung pa-square. Nag-guess mo, walang pangit ng monitoring nun. Okay? So, halimbawa, magkakaroon kasi ng left sales team at saka right sales team.
So meaning, sa network marketing, hindi mo ito tatrabuhin mag-isa. Okay? So eto, kung eto talaga aral at mga master mo talaga, dito talaga mas may enjoy mo, dito talaga magbubo sa isipan mo na, ang ganda talaga ng industry. Okay? So, left sales team at right sales team. So, syempre, dahil magte-10% effort ka lang, tama? Halimbawa, may nag-avail sa'yo na isang friend mo. Yan. Halimbawa, ang nag-avail niya ay ito na lang, si Legend. Yan, para mas magandang competent. So, kikita ka dyan automatic ng? 1-2. Gets mo? Okay. So, halimbawa naman, si friend to mo, na naimbitahan mo, nagustuhan din yung business, automatic, kikita ka rin ng? 1-2. So, magkano kinita mo? Kumita ka ng? 2-4. Gets mo? So, 2-4. Yan. So, syempre, itong kakilala mo, ano gagawin natin sa kanila? Hahanap din sila. Hahanap din. Tapos, after that, tutulungan din natin sila. Gets mo? Kasi pag hindi natin sila tinulungan, automatically, hindi nila magugustuhan or hindi rin sila totally magpupush or maghahanap din ng kagaya ng ginawa mo. So, automatically, dahil sila sumama sa atin, automatic, tutulungan natin sila. Sasamahan din natin sila kagaya ng ginawa natin sa inyo. Okay? So, sabi ko, may mga prospect din sila, I mean to say, yung mga sponsor o yung mga kakilala nyo sa taas, sila din yung ma-represent nung business. Okay? Para maramdaman nila yung tinatawag na tulungan. Okay? So, syempre, pag sila nag-recruit, halimbawa, si A, si B, si C, si D. Ayan. Kanila to. Okay? So, syempre, dahil siya nag-recruit to, halimbawa, ang kinuha din account dito ay Legend din, automatic kumita rin siya ng 1-2. Tama? Ito kumita rin ng 1-2. Tama ba? Ito kumita rin ng 1-2. Ito rin ay 1-2. So, kumita kayo pare-pares ng 2-4. Pero sa lahat yun dun sa may account mo. Okay, yun yung tanong mo. Okay, ito na yan. So dahil siya nasa left and right mo, automatic pag nagpares iyan, meron ka ding magiging 1-2 papasok din sa iyong account. Okay, gets mo? So 1-2 plus 2-4 equals? 3-6. Tama? Pero ang good thing nito, itong mga to, kumita din sila 1-2. Ito na, 1-2 din. So, meaning, pare-parehas kayo kumita ng 3-6 equal siya. Pero ang good thing nito, dahil sila na yung mismo mga nag-recruit nito, kakilala na nila itong mga to, automatic, dahil nasa ilalim sila ng iyong tinatawag na organization. Lahat ng mayayaman sa mundo ay mayroong iglesia mayaman din. Mayaman. Lahat na mayroong organization mayaman. Okay, as long as meron kang organisasyon na nagpapasok sa iyo ng income, automatically, pwede kang yumaman. Sir Jimmy, may organisasyon? Meron siya organisasyon. Meron siya mga distributors. Yes, may organisasyon. Yes, lahat ng empleyado sa loob ng one organisasyon na yun. Nakuha niya? So, kailangan meron kang organisasyon. Okay, ano na mga organisasyon sa school? Mga teacher at estudyante. Sino yung, yung owner na school? Nagigets niyo? So, lahat na merong org, pwede kang maging successful at pwede kang iwaman. Okay, ulitin ko ito, balikan ko dito. So, guys, under sila ng organization mo itong mga to, kahit hindi na ikaw yung nag-recruit, sila na automatic pag ito nag-pair ulit ito dahil binary yan eh. Meron yan left and right eh, di ba? Automatic meron ka ulit ditong 1-2, papasok ulit yan sa account mo additional 1-2 ulit. Eto, kahit di mo kilala si A and D, pag yan nag-pares, na-detect ng system, automatic meron ka ulit? 1-2. Papasok ulit sa account mo, plus 1-2. Magkano nang kinita mo? 5,000. Total natin, 5,000. 5,000, malaking pera, maliit. Malaki. Pero kung titingnan mo sa business, pera maliit pa yan. Tama, pero lahat ng malaki nagsisimula sa? Maliit. Oh, okay, chat ulit. Halimbawa sila naman. Okay? Halimbawa sila din. So, halimbawa dumami ng dumami ang mga yan. Okay? So, automatic, lahat ito dahil under sila ng network mo, tinatawag natin ng organization, lahat ng gagalaw sa ilalim mo, even kahit magbenta, magkakaroon ka. Okay? So, papali siya ng 1-2, 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
leverage.
Yung kahit wala kang ginagawa, pagkakaroon ka ng income. Kahit natutulog ka, may income ka. Kahit nagpapahinga ka, may income ka. Para kagaya ngayon, may naging call sa akin sa Gumaka Quezon, tatlo. Kahit ito lang yung income din eh. Diba? So, dahil naging call sila ganito, meron akong 300, meron ako ngayong araw na ito na 900 pesos. Nakakuha niya yung power up niya, Lord. Nakakuha niya yung power up leverage. So, ganun siya. Pero may imagine niya, ma. Halimbawa, ito na lang. Okay, sabihin natin taga Bicol siya. Halimbawa, ito, taga Pangasinan. Malayo, tama ba? Okay. Ito, taga Bicol, taga Pangasinan. Halimbawa, nagpasali ulit sila ng tag-isang legend. Ito, nagpasali. Ito, nagpasali. Kahit wala ka sa Pangasinan, nakikita niyo, kahit wala ka sa Bicol, automatic, dahil andun sila ng network mo, papares ulit ito, meron ko ang tinatawag na 1,200. Papasok ulit sa account mo. Sir, maliban ba dyan, sir, pag bumili siya ng package, no? Yung pang-apat na kitaan yun. Tinatawag namin doon na redundant binary. Ano yung redundant binary? Yung kada product kasi, meron yung tinatawag na points. Okay? Ito kasi tinatawag na points value. Okay, may points value kasi yan. Okay? Halimbawa, bumili ito ng kape. Ito, bumili din ito ng... Kami, halimbawa, bumili ito ng mga kape. Okay? Kada kape kasi meron yung tinatawag na points value. Naiipon yun. So, halimbawa, ang elite ay tinatawag natin na 100 points value. Tama? Okay, 100 points value o PV. Halimbawa, dito sa kabilang side mo, bumili siya ng... Halimbawa, kada isang kape ay meron ito tinatawag na 5 points value. Tama? Okay, so ilang kape, halimbawa, nakabili siya ng kape, na-reach niya itong 100 points value, automatically, papalas ulit ito sa kabila at kikita ka ng 300 pesos, papasok ulit sa account mo. Okay, ganyan siya kaganda. So meaning, lahat dito, nagre-recruit, nagpapasali, nagbebenta ng product, nagbe-benefits ka. Halimbawa naman ganito, eh paano saan kung may pumasok dito ng legend? Tama? Tapos eto naman, bumili lang ng mga kape. Okay? Halimbawa lang ha, nagbenta ng luto tayo. Tapos na-reach niya yung legend, halimbawa ang legend ay 300 points value. Tama? Halimbawa na-reach niya, sa dami ng binenta niya kape, na-reach niya yung 300 PB. Tama? Automatic, kahit nagbenta siya ng kape, automatic ito, papalis to dito sa legend. Kikita ka na magkano? 1-2, papasok sa account ulit. Ganun dyan. Okay? So, meaning, kung nakikita itong binary system mo, kahit hindi yung nagre-recruit, kahit mga nagbebenta lang ng produkto. Nag-guess niya. So, ayan yung kitaan lang. Simple logic lang siya. Pero pagka sobrang inaral mo, talagang malaki talaga yung kitaan. Kasi tinamang, ito kasi ang maximum income kasi nito, okay, per day, tinamang yung potential ng business, no? Yan. So, ang maximum income kasi nito per day, yan, is nasa 422 eh. Okay? Ito naman ay 84. Per day yan ha, maximum mo. 16,800. Ito ay 33,600. Tapos, 150,000. Ito yung maximum mo per day. Halimbawa, ang account mo ay elite. Ilan ba? Elite to. Halimbawa, ang pumasok sa'yo dito ay nasa, halimbawa, kumita itong account mo ng 5,000. Tama? Ayan. E, 4,000 lang yung pinaka-maximum per day. Yung 800 dito ay mapupunta sa tinatawag natin na safety net ni company. Gets mo? Hindi niya pwedeng bayaran yung overpaid mo. Unless, kung gusto mo, mas malaki yung account mo everyday na nagmamaximum ka daily, eh, taasan mo yung account mo, i-upgrade mo. Pero ganito yan, sir, ha? Halimbawa, ito account mo, mag-update ka ng master. Hindi ka magdadagdag ng 2,000, ha? Kung magkano yung master, yun ulit ang ilalabas mo. Kaya as much as possible, kung magsisimula ka, huwag ka na magsimula dito. Yun dito ka na kasi same lang din ang ilalabas mo. Halimbawa, elite ka, nag-master ka, maglalabas ka 3,990. Master ka, gusto mo maging legend, maglalabas ka ulit ng 8,000 ulit. Ganun siya. Pero same naman yung mga common produkto, kung magaling nilabas mo yung product. Kaya lang, syempre, dahil kaysa nga sabi natin, may nasayang pa, di ba automatic, ba't hindi mo nag-diretso yung sound, medyo mas malaki ng account. Okay? So, ayan yung pinaka-minimum niya everyday. So, ito yon. Tapos, ang potential maximum income niya per day,
per week. Per week. Available yun, 126,000. Ito yung every month pala, sorry ha. Ito yung every month na income. So, ito naman yung every month, sorry. 252,000. Yan. So, pasensya na kayo sa sulat ko. Medyo pamit. Yeah. 504,000. Ito ay nasa 1,000,008. Yan. Okay? Tapos nasa 4.5 million ito. Yan. So, kung tutusin mo, ito parang lalaki talaga. Kung ito account mo, ito yung pinaka-maximum income mo per month. Okay? Yan. So, kung papipiliin ka, saan yung pinaka-mas maganda talaga? Pero ito talaga yung pinaka- Bitik talaga, ang pinakamaganda talaga. Pero kayo, sir, may mga ano kayo na bitik ninyo account? Mga napasali na? Normally, wala pa. Pero meron na kami mga napa-invest kagaya ng stockies, ganun. So, pero plan talaga namin talaga, totally, magkaroon kami ng mga bitik. Kasi bago pa lang din kami dito. Actually, magti-3 months. Sir, question lang. Paano ang maximum income niyan? Paano lalabas yung 4,200? 4,200. Pagka nag-pair to, halimbawa, like, say, for example, may pumasok dito. Ilang tao dapat magkabila? Depende sa account. Oh, halimbawa, si Master halimbawa, or si Legend. Si Legend. Halimbawa, si Legend. May 1-2 dito. Okay? Di ba, 1-2 ang ano, di ba, Legend? Ilang tao yan? So, let's dapat. Say, for example, tatlong Legend ang pumasok, magkano yun? Ah, sorry, kulang pa. 4, tama. Hmm. So, may pumasok na 4-8, tama. Ito, 4-8. So, halimbawa, 4, pumasok, 4 na legend. Tama, ay ang account mo po ay 8 lang. Okay? Automatic, hindi babayaran siya ni company yung 4-8. Ang babayaran siya, pag pumaris yan, 4-2 lang. Ayan lang yung i-read ng system. Mm-hmm. So, meaning yung 600, sa company niyo po yun. Kay company yung safety net niya. Meron talaga. Ang good thing lang nito, kaya Brian, wala tayong tinatawag na flash out. Kasi meron tayong tinatawag na strong leg retention. So meaning, halimbawa, ito strong side. Sobrang dami mong tao dito. Tapos ito, weak side mo, walang tao. Okay, halimbawa, nagkarga ka nito. Na-reach mo bigla yung elite o yung 4-2. Automatic, hindi maubos yung dito mo. Nandyan pa rin sila. Pero ang alam, ang maximum niya lang daily, 4-2 lang. Halimbawa, kung paano yung kumita siya ng 20,000? O hindi siya babayaran ni company, ang 4-2 pa rin. Pero sir, what if yung strong side, account mo lang is elite. So yung daily income mo is 4-2 lang. Eh, umabot siya kung nari na, and yung ganyan kalaki na yung strong side mo, umabot ng 20,000. Eh, yung weak side mo, kasi di ba kailangan mag-pair? Oh, mag-pair. Halimbawa, dito mo nilagyan. Kung marga ka ng marami dito, pumalis, umabot ng 20,000 sa loob ng isang araw. Oh, hindi siya babayaran, siya company. Porto lang. Kapag wala siyang pares, sir. Kapag wala pares. Halimbawa, ito lang nagkaroon ng tao, wala sa kabila, hindi yan mag-i-income. Okay, sir. So, paano dapat sabay talaga? Paano? Sabay talaga. Oo. So, meron dito, meron sa kabila. Para mag-balance siya, tawag nila yung pairing. Okay? So, yun siya. So, kaya as much as possible, para medyo safe ka, dito ka. Kasi nangyari sa amin yan, isa sa may leader ko sa Gumaka, nag-encode siya, nag-encode. Yung downline niya, hindi niya napansin na naka-elite pala. So, syempre, nung kinanggahan niya ng tao, left and right, kumita ng 5,000. So, natapon yung 800 pesos. So, sayang pa din, 800 pesos pa rin yan. Eh, ang nakakatakot pa niyan, kahit ma-monitor mo sa encoding, eh, paano yung bumibili ng product? Eh, may points value yun. Paano kung biglang pumasok, halimbawa, kahit sandal, sumobra, hindi na mabayar ni company yun. Halimbawa, 4-2 siya, sakto. Eh, biglang may bumili ng isang kape, ang halaga ng isang kape, halimbawa, pumasok ng 100 pesos. So, meaning, kumita ka ng 4-3 sana. Eh, kaso, dahil naka-elite ka lang, yung 100, makapupunta kay company yun. Nag-i-guess niyo. So, yun siya. So, kaya, as much as possible, kung gusto mo talaga katawin talaga itong classic, eh, dito ka talaga sa legend, para medyo safe talaga siya. At least, sa 16,800 ka nag-range na mas very safe. Hindi ko mabot ng 16,800, no, sir. Oh, walang problema. Diba, kumita ka lang ng 2,000, 3,000, 4,000, walang problema. Hindi mo naman kailangan i-reach yung 6,800. Diba, ang good thing lang nito, naka-prepare ka para dun sa mas maraming network. Kasi,
ang hirap nito kung kailan lumalaki network mo, tsaka magdadagdag na magdadagdag na account. So, kung very safety talaga, kaya talaga yung kunin mo. Pero kung talagang kumikita ka na ng mas maganda, automatically, syempre, mag pinaka-target mo talaga, mas mag-date ka talaga. Yes, no, kasi may kilala ako dito sa... Actually, maliit dito kasi may kilala ako sa ibang company na ganito. Ayan ang kinikita every month. Ayaw ko na mag-mention sino pangalan niya at anong company ay kinikita niya. So siya yung pinaka-top 1 sa MLM ngayon sa Pilipinas. Binanggit na niya siya lang. 9.5 million. So, can you imagine? So maliit pa nga ito eh. I guess mo, yung complaint pa ni company, very safe, pumalit ito. One account policy pa ito. Kasi sa lahat doon hanggang 15 accounts. Kabali siya yung 9.5 million, hindi lang isang account yan. Hindi lang isang account yan. Siyempre, I think mga nasa 15 accounts yan. Ang multiple accounts yan. At saka very yan na yan. I think mga 12 or 13 years niyang binild yan. Hindi naman yung isang kisang matala. Okay? So, yun nga lang. Siyempre, dahil nag-design siya, natrabaho yung itong network niya. So, parang ganda. I think si top 1 dito, si ORG yata. I think 93M yata siya top 1. Yun yata siya dito sa IG. Binanggit po siya. Saka yung all-star na team. So dahil 10 years na siya dito, nakapag-build na talaga ng network. Yun. So automatically, yun siya nag-aani. Thank you, Tanya. So meaning, yung time and effort mo talaga, kung tatrabuhay mo talaga itong negosyo natin, bibigay mo, lalaan mo siya. Hindi naman siya makakasagasa sa kanon niya, I think. Hindi naman. Kasi pwede na lang siya totally kasi part-time sa simula. Yung mahabang sinasabi niyo yung basketball niyo. So, ang good thing nito, yung sabi mo kanina, di ba? Ang pagbabasketball ay hindi yan lifetime, narating sa time, magre-retiro ka, hihina yung katawan niya, di ba? So, wala na makuha sa iyo ng mga management. So, that's the time. Ano yung kailangan mo? Papasok pa rin sa business. Or otherwise, mag-a-apply ka lang, tinapos mo na, sa trabaho. Kaya lang, kung magre-retiro ka naman, siyempre, medyo nasa middle ka na ng edad mo yun. Sabihin mo, mga 35, o magkakwarenta ka, so, mahihirapan ka na lima, apply ng trabaho, yun talaga yung pinakasantusin. Kaya, ang bagsak mo pa rin talaga, business ka pa rin talaga. Kasi makikita mo, lahat naman ng mga halos naging player na naging aware sa kanon nila, lahat naman pumasok din eh. So, ang pinakaano lang doon, bakit nung kasagsagang parang kasimula ng karun mo, ba't hindi mo nag-agency na ba ito? Pwede naman. Di ba? Alam mo, I think si Scottie Thompson, isa sa pinaka-endorser ng ganitong company, I am worldwide. Saka si Terence Romeo, andun niya ta sila. Endorser sila. Network marketing company din yun. Nawa mo. So meaning, yung iba na mga player, nabubuksan talaga yung isipan nila na talagang kinakailangan. Eh, kay, kwento ko pa ba, sino pinaka-greatest player of all time sa NBA? Even Michael Jordan, hindi naman naglalaro. Pero pag tinanong mo yung kanyang asset, siya yung pinaka-mayaman. Mas mayaman pa siya dun sa mga active player ngayon. Ano ginagawa niya? Nagbe-business kasi siya. Siya ang mayari niyo na Charlotte Hornets na team. Di ba? So, sobrang dami pera. So, yun talaga siya. So, ang dulo ng gagawin natin, kahit even mag-sports ka, even malipak yung nagbe-business. Kasi alam niya, may certain point din yung buhay niya, yung kanina niya, na hindi naman pwedeng 70 years old na nakikipagsunto ka pa siya. Eh, kahit kalaba mo, high school lang yun, hindi mo rin mag-boxing, hindi ka mananalo din eh. Nakuha mo. So, ganun talaga ang buhay talaga. Ang maganda lang kasi sa business, dito kasi wala itong tinatawag na tinapos, wala dito tinatawag na physical, ano mo. Ano mo yung kakayahan mo, kaya niya eh. Meron na, di ba, putol yung ganito. Yung kinala niyo sa social media, yung mga nag-training, sino ba yan? Yung, basta, di mo mabasa yung pangalan eh. Yung author ng libro, tapos sobrang yaman niya, nag-speech sa maraming tao, o putol yung ganito na. Pero, millionaire yun, lalaki. Lalaki na... Para sa ano, may isa akong pagkat anak, yung kapagta kayo, no? Kapagta ko paano pinuho yun? Sino kaya yung mula doon ko? Tarama ba ako? Nakakaligas nyo? So, meaning, kahit matanda ka, di ba, kahit may ano ka, bata ka, wala siyang pinipilig edad. Okay, o, background mo sa buhay. Pag pumasok ko sa business talaga, open talaga siya. Pinakabunti ka nito, lahat na naging successful na tao, okay, talagang financial career, business talaga yung pinasok talaga niya. So, yun yung marketing plan ng Classic na hopefully makasabay kayo sa amin kasi nagsisimula pa lang kami. So, ilang taon ang tatakbuhin namin dito o tatahakin namin ng task or journey. So, hanggat maaari, makasabay kayo. Okay? Marami na rin kami experience sa mga iba't ibang company, especially sila Chris Andy at talaga kami, sila kay Brian. Matatagal ang mga nag-network, mga patikan niya. So, meaning, yung experience nila at knowledge nila is humug na sa ganitong larangan namin. So, meaning, yung pag-agate sa inyo, is magiging tama. Kasi nga,
may mga na-experience kami na alam namin na hindi maganda. Pero hindi namin sinabi na hindi kayo mahihirapan, hindi namin sinabi na wala kayong pagdadaan ng proseso. Meron pa din talaga. Pag kasi talaga yon. Pero ang buti lang ito, yung mga pinapunto ko, yung